atin lang kumustahin na si Ma'am Agot Balanoy, ang General Manager po ng Highland Farmers Multipurpose Cooperative sa Benguet. Maganda umaga, Agot Ma'am. Good morning. Good morning. Ang magandang umaga sir po sa inyo at kay Ma'am DJ Chatcha. Opo, good morning. Kumusta po kayo, Ma'am? Okay naman po, sir. Maraming salamat po sa pagtatanong. Opo. Kumusta po, Ma'am, ang panahon ngayon dyan sa inyo pong lugar sa Benguet? At the moment po, wala pong ulan. Makulimlim lang po. Ganun din po kahapon. Hindi naman po malakas ang ulan dito. Parang ano lang po, maambon-ambon lang kahapon. Ngayon po, wala pong ulan. Makulimlim lang. Opo. Ma'am, pwede niyo ba sa aming banggitin lang, yung Bangkarding na bagyo, naapektuhan ba kayo dyan sa Benguet ng ating pong produksyon? Hindi po, sir. Kasi actually po, dumaan man po dito, hindi naman po kalakasan. Actually, hangin talaga ang malakas lang pero wala masyado sa ulan. So, sa mga gulay po natin, ang nangyari lang, mga natumba lang po yung mga gulay natin. Pero yung recovery rate po ay 99% kasi natumba lang po sila eh. Mm-hmm. Kaya wala pong masyadong epekto ng bagyong Carding po dito sa supply po ng gulay po. Okay, sige po. Ma'am, kasi ngayon, kami po nagtataka lamang sa Metro Manila, maging itong bantay presyo ng gobyerno, ito lang po, para lang humabingin nyo kami ng guidance, Ma'am Agot. Alam po naman namin yung mga factors, di ba? Dito ho sa kung bakit mas mahal nga sa Maynila kumpara dyan. Pero ito ho lang sobrang laki. Example lang po ito pong carrots, no? Ang carrots dito po, mismo sa gobyerno sinasabi, 140 ang per kilo. Dyan ho ba sa trading post, mga magkano? Trading post, kumbaga binabaksakan na po ito mula doon sa mga farmland po, ma'am. Opo. 140 is, I'm sorry sir, hindi ko po alam yung... Opo, ang 140, ang carrots po sa... Dito po, ang 140. Ang carrots, ay, ang, 140. Ano po dito, parang masyado po, I don't know po kung paano nangyari na ganyan po, pero dito po, kahapon po ay 45 to 90 ang carrots. Ngayong oras po na to, 55 to 90. So, yung 90 po, yun na po yung mga selected talaga na yung uniform sizes. Yun po yung tumataas ng hanggang 90 pesos. Ito po, hindi po to presyo sa farmer. Bigayan na po yan dito sa mga buyer. So, wholesale rate na po natin yan dito. Mm-hmm. So, hindi ko po alam kung bakit ganyan kalaki ang pinapatong or ang kinalabasan ng presyo. Kasi pag... Normally po, pag galing dito, tapos bumaba ng Maynila, usually ang pinapatong po dyan na transportation cost, 15 pesos per kilo. Mm-hmm. So, dapat hindi naman ganun kalaki po yung presyohan. So, ang landed price dapat yan, pag 90 pesos plus 15 pesos po. Pero as I've said po, meron din pong as low as 45, as low as 55 mm-hmm. ngayong araw po na ito. Mm-hmm. Ang laki nga po ng diferensya and pati po itong Baguio beans sa Baguio beans po magkano ang average price po ngayon diyan? Dito po yun po ang medyo mahal, 120 po per kilo ngayon dito. Mm-hmm. Pero dito po sa presyo ho ng gobyerno nasa 140, no? So 20 pesos po ang patong. Dito po sa pechay, ang pechay po sa presyo ng gobyerno 60. Diyan po magkano ang pechay Baguio? 16 po. Mm, 16. Bigayan na po 'yan. Yan na po yung maganda. 16 pesos. 16 pesos dito po sa amin, 60 pesos. Yan po yung lagi namin pong sinasabi lalo na po pag ang area ng pinagmonitoran po nila ay yung mga talipapa, talagang halos malaki na po talaga yung patong po niyan. Kasi yung lagi po namin sinasabi, ang po actually dyan, ang salary po dyan ay yung pagpapasa-pasa ng mga gulay. Mm-hmm. Pati po itong sayote, diyan po magkano ang sayote? Sa gobyerno po, 40 ang kanilang presyo po. Ito hong hindi po ito sa talipapa, ito po ay sa mga pangunahing palengke. Opo, sa Metro Manila. Ito hindi, 11 lang po dito, sir. 11 pesos lang ang sayote, pero dito po 40
Ito po actually, ito ho yung sa DA Bantay presyo, pero pag pupunta ka sa palengke, sa totoo lang, mas mahal pa nga eh, kaysa po sa presyo po ng gobyerno. Okay, sa patatas po, yung patatas dito rin po sa gobyerno ay nasa 80 pesos mahigit ang presyuhan po per kilo. Diyan po magkano? Yung mga depende po kasi yan sir, sa presyo, yung pinakamaliliit po, 25 pesos po. Pero yung Super XL kahapon 51 po ang pinakamataas. Mm-hmm. Pero ngayong araw po na to 45 to 55 po yung Super XL. Yan po yung mga malalaki na talaga. Mm-hmm. Pero yung pinakamaliit po dyan 25 to 30 lamang po. Ang laki nga po ng diferensya. So sa inyo po, I'm sure ito po yung memoryado na ho ninyo. Basically po, wag na ho natin isama yung talipapa. Kasi ho, nakailang layer na yun eh. Diyan po sa inyo, ano ho ang mga pangangatwiran kung bakit kaya ganito ho kalaki ang diferensya sa amin sa Maynila? Sa totoo lang, di ho ba, sa mga biyahero, maramihan po naman ang biyahe nito papunta po ng Divisoria kung doon ang Baksakan. Ano ho ba, ano bang mga factors kaya po dyan? Ano ho ba sinasabi ho sa inyo nitong mga namamakyaw dyan? Ba't ganun kalalaki po ang kanilang patong? Actually po, yung mga nag-aangkat po dito, ang sinasabi po nila, yun lahat talaga yung standard na patong, ang pinapatong lang nila. Sabi nga po nila, yung nakikita nyo sa TV, baka ano na, sa ibang mga hindi na mismo sa Divisoria, for example, mm-hmm. yung pinagpunan ng presyo. Mm-hmm. Kasi sa yun nga po yung sabi ko po, mm-hmm. pagbaba, may 15 pesos na transportation cost. Pero ang dinadaing lang ng mga buyers palagi dito po ay yung pagtataas, consistent na pagtataas ng krudo. Yun lang naman po yung talagang malaking factor na sinasabi nila na kailangan nilang magtaas ng patong nila sa gulay para mabawi po yung transportation cost. Oo, pero nito ho nagdaang mga araw, maliban lang itong ngayon po nag-aumento ho ng halos 7 pesos ang diesel. Opo. Pero nung mga nagdaang araw, ang laki din po ng ibinaba, hindi naman siya bumaba. Ano ho? Opo. Mm-hmm. Wala po. Parang actually po, ang pag magko-compute po sila ng kumbaga pasahe mismo ng gulay, 2 pesos per kilo. Yung mga other expenses po, kaya napupunta ng 15 pesos per kilo ay yung ano yan, napupunta na po dyan yung fuel, driver, pasaher, pahinante, ganun po yung pinupuntahan. Pero pag sa gulay lang mismo, 2 piso lang po yung kumbaga kinukompute nila na pasahin ng gulay from here papuntang Divisoria. Opo. So yun lang po yung ano, kaya kami rin po nagtataka kung bakit ganun kalaki yung presyo na or kataas yung presyo na nare-report po dyan sa Manila. So siguro mas maganda po sa DA, yun na lang po uli nilang i-monitor kung bakit ganun yung ahas. Hello ma'am? Hello po. Apo, kung bakit nga po ganun kataas. Ma'am, sa inyo po mga kooperatiba, kasi po iba-iba itong kooperatiba, kayo po ang pinaka-umbrella organization, ano po ang usualing problemang kinakaharap ng inyong mga miyembro? Para nga po, una, masiguro po ang pagtatanim, pag-aani, at pag-produce ho ng gantong mga uri po ng upland vegetables para po sa pangangailangan po ng mga taga-Luzon. Ano ba mga problemang kinakaharap po ninyo? Sa ngayon po, sir, unang-una po yung farm inputs talaga na mataas. So may mga ibang mga farmer na talagang nagtitipid, yung iba nagbawas na ng area ng tinatamnan kasi ito nga po kasi mahal masyado, hindi nila napapalabas yung cost of production. And sa ngayon po kasi sir, planting season ngayon in time for December. Kaya yung mga farmer medyo sinisigap din, na alam kasi nila na magdodoble yung ano yung volume by December. Kaya dinamihan po yung tanim ngayon. So sana wala lang pong magiging problema, parang pagdating ng bagyo. Pag may dumating po na malakas na bagyo, yan lang pang problema namin. Pag nasira yung mga pananim, magkakaproblema po sa supply. So yun po yung sa mataas na farm inputs, yung fuel price increase na continuous po. Tapos ito po, yung weather interference if in case. Opo, opo. Pero ma'am, doon po sa usapin naman po ng ayuda from the DA, di ba meron silang ipinangako po ng mga
cash assistance at maging libre ho ng mga fertilizer. Nakarating kaya ito sa ilang mga miyembro ng kooperatiba? So far po wala pong report sa mga members namin na may nabigay po na ganyan. Mm-hmm. Although, meron po yung fuel subsidy noon, mm-hmm, hindi po kasi covered yung Highland vegetable farmers po eh. Naka-concentrate lang po sa rice and corn farmers. Oo nga po. Sige po. So, ma'am, sorry, I just have to ask you, ano ang inyong monitoring? Meron pa hubang mga movement ng smuggled na mga vegetables sa Divisoria? So far po, wala pong report sa amin, sir. Ang nare-report lang po na namumonitor namin ay yung onions. Yun lang po yung namumonitor namin na pumapasok sa mga smuggled. Okay. Ayun din po pala, kung sakali man po, pag sinapayan po ng smuggled na gulay yung gulay natin by December, yun din po ay isang magiging problema. Opo, sige po. Kami po inyong kaisa sa advocacy yung ito. Ano po. At wag po kayong mag-alala dahil kami po sa aming programa, maging himpilang ito, ay nakabantay po para sa inyong kapakanan. At kami po ay nagbibigay pugay, ma'am, ha, sa lahat po ng inyong mga miyembro ng mga magbubukid dyan sa Benguet. Kasama na po yung ating mga flower farmers, ma'am Agot, kasi sabi ko nga, sana hindi po maapektuhan ni Maymay, itong bagyong Maymay, yung mga bulaklak dyan, kasi itong undas lang po ang kanilang pag-asa, di po ba? Yes po, sir. Kasi malakihan po ang order sa undas pag ganitong panahon. Pero yun nga, sana hindi nga rin po sila maapektuhan. Kasi sa panahon po ng COVID, sila po talaga hindi nakabenta kasi hindi pagkain po yung production po nila. Marami pong mga flower farmers po dito sa La Trinidad. Opo, naunawaan ko po yan. Malapit din po sa puso ko ho ang mga flower farmers dyan po sa Benguet. Marami ho sila. Mga maliliit lang ho sila. Sa La Trinidad, may kanya-kanya silang hardin doon, di ba? Inaasahan lang po yung pagpunta doon na namimili, mga rosas, mga iba, actually po, hindi na ngayon more on rose eh. Iba na po ang kanila po mga bulaklak na tinatanim kasi ang rose mas mahal, mas mahirap, di ba? Alagaan. Mm-mm. Opo. Sige po. Ma'am, salamat na marami, Ma'am Agot. Ha? Mabuhay po kayo at mag-ingat po kayo. Thank you, sir. Thank you po, sir. Opo, salamat na marami. Si Ma'am Agot Balanoy po, ang General Manager ng Highland Farmers Multipurpose Cooperative sa Benguet. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.